I panagpakakagiyong ilakas, Jesus muling darating. Mga manlalakbay kayo'y magalak, Jesus muling darating. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, humanda kang siya'y salubungin. Siya'y darating, siya'y darating, Jesus muling darating. Ikaw ay sumusubaybay sa Tinig ng Pag-asa, isang programang hatid sa inyo ng Adventist World Radio. At ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza. Nag-aanyaya na sa loob ng 30 minuto ay makasama namin kayo sa pagtalakay ng tungkol sa kalusugan, pagpapanatiling matatag ng sambahayan, at sa pagtuklas ng pag-asa na nagmumula sa salita ng Diyos. Sa pangalan ng ating mga kasama sa programang ito, isang maligayang pakikinig sa inyong lahat. Saan man kayo naroon, dalangin namin na kayo ay nasa mabuting kalusugan at maayos na kalagayan. Sa mga hindi pa nakatatanggap ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, o kung kayo ay may mga katanungan, tumawag lamang o i-text ang kompletong pangalan at address sa 0915-571-9957. 0915-571-9957. At sa Smart, 0920-207-7861. 0920-207-7861. Maaari mo rin ipadala ang iyong mensahe sa ating Facebook page, facebook.com/awrluzonphilippines. facebook.com/awrluzonphilippines. Ang ating mga pag-uusapan ngayon sa buhay pamilya, ang pinakadakilang bagay na magagawa ng isang ama para sa kanyang anak. Sa gabay sa kalusugan, epistaxis, ano ang karamdamang ito? At sa ating pag-aaral ng Biblia, pag-ibig na bumabago. Yan ang ating mga tatalakayin dito pa rin sa Tinig ng Pag-asa. Manatili kang nakikinig. Tayong mga Pinoy, mataas ang pagpapahalaga sa pamilya. Walang hindi kagawin, lahat kakayanin. Kahit buhay, itataya natin. Kahit anong hirap, kahit anong bigat, wala yan basta't para sa pamilya. The greatest thing a father can do for his children is to love their mother. Ito po si Jun Banag at nais kong dalhin sa inyo ang suhetong ito. Ang pinakadakila daw at pinakamagandang bagay na magagawa ng isang ama sa kanyang mga anak ay pakita niya yung kanyang pagmamahal sa kanyang asawa. Ito ang isa sa mga leksyon na aking nakitang napakaganda. Sapagkat kung papaano itinuturing ng lalaki ang kanyang asawang babae, ay yun ang mga values o mga teaching na makikita ng kanyang anak. Kapag ang isang lalaki ay hindi tapat or kanyang sinasaktan ang kanyang may bahay, nakikita itong lahat ng mga batang nakatingin, hindi sila nakibo, hindi nagsasalita, hindi nagrereklamo. Ngunit sa pamagitan ng mga aksyon na yun ng kanyang ama, ay nakikita niya na dapat o marahil ang kanyang buhay ay magiging gayon din. Kaya kapag nakikita po ng isang bata ang kanyang tatay sa kanyang gawain, ito'y nagpapakita sa kanya ng fundamental o basic concept po ng Diyos. Depende sa image ng kanyang tatay. Ang makataong ama, isa pong refleksyon o larawan ng makalangit na ama. Kaya kung ano ang kanyang ipinakikita sa kanyang anak, yon ang nagiging ugali o ginagaya ng kanyang anak. Kung ang tatay ay mainitin ng ulo, ang kanyang mga anak nagiging mainitin din ng ulo. Kung siya ay palatungayaw, napagsalita ng mga bagay na nakakasakit, ay nahahawa silang lahat. At minsan ay yun ang kanilang magiging batayan, na ang Diyos pala na Ama sa Langit ay ganoon ang ugali. Kaya mapapansin natin sa katandaan may mga taong mahigpit, matapang, barumbado, sapagkat yun ang kanilang nakita sa araw-araw ng kanilang buhay. At kadalasan ang Diyos ang kanilang tinitingnan na gayon din. Iniisip nila ang Diyos Ama sa Langit ay parehas lang na aking tatay. At ang isang bata po ay tinitingnan niya ang kanyang tatay at doon niya napupulot yung mga
basic concept po ng ating simbahan sa pamagitan ng example naman ng kanyang nanay. Ayan. Yung kanyang araw-araw na pangangalaga, pagtuturo, pagpapayo, pagdidisiplina, ay yun po ay na-internalize ng isang bata. At yun ay refleksyon ng mga espiritual na kwalidad na ipinakikita ng iglesia. Sa paningin niya, ang kanyang nanay ay parang simbahan. Ang pangatlo po, ang isang bata ay nakikita niya at naunawaan kung paano ang Diyos ay nakikipag-usap, nakikipag-connect sa iglesia. Katulad din, tinitingnan niya kung paano ang kanyang tatay o nanay ay nakikipag-connection sa kanyang nanay. At nakikita niya ang relationship noon sa Diyos at ng simbahan. Ang bawat example na ating ibinibigay sa kanila kung paano natin itinuturing ang ating mga asawa ay isang parabola para sa ating mga anak kung paano ang Diyos ay nais makipag-usap sa kanila. Lagi ba tayong handa na tulungan ang ating may bahay sa kanyang mga suliranin? Lagi ba natin siyang pinupuri at binibigyan ng kalakasan? Matulungin ba tayo sa kanya? Kung hindi po, ay ang pagkakilala ng mga anak sa atin at sa Diyos Ama ay malaki ang pagkukulang. Kaya ating mga kalalakihan na nakikinig sa akin, ito po ang tanong ko sa inyo, akin bang itinuturing ang aking asawa kung paano ng Diyos ako ay ituturing din? Ayan. Sapagkat kung hindi gayon, ay nagiging parang malupit sa atin ang Panginoon sapagkat naging malupit tayo sa ating asawa. Kaya ipakita natin sa ating mga anak yung dakilang pagmamahal na yon. Supportive, loving, and caring. At sila man, paglaki, magiging caring din, supportive sa kanilang mga asa-asawa o pamilya. Kung ano ang ating ipinunla, yun ang kanila namang kakainin at gagawin sa buhay. Kaya ang sabi po rito, inuulit ko sa inyo, the greatest thing a father can do for his children is to love their mother. Mahalin po natin ang ating may bahay, ibigay natin ang ating buhay para sa kanya, at siya naman, ipakita niya sa kanyang mga anak kung paano ang iglesia ay nangangalaga sa kanyang membro. Gayun din tayo mga ama, kung paano ang Diyos Ama ay gumagalaw at nag-aalaga para sa atin. Ituro natin itong mga values na ito sa ating mga anak. Mahalaga po ito. Si Jody Jun para nagpapaalam sa inyo hanggat sa muli po nating pag-uusap. Yes! Dad and Mom are coming! I wish my parents will come too. The best way to spend time? It's with family. Adventists care. Ang katatapos na bahagi ay ang buhay pamilya. Kung mayroon ka mga katanungan o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nais mong tumanggap ng mga aralin sa Biblia at ng mga aklat na aming ipinamimigay, tumawag o mag-text sa 0915-571-9957, 0915-571-9957 at sa Smart, 0920-207-7861. 0920-207-7861. Maaari ka rin magpadala ng mensahe sa ating Facebook page, facebook.com/awrluzonphilippines, facebook.com/awrluzonphilippines. Susunod, ang gabay sa kalusugan. Ang malinis na bahay ay tanda ng malinis na buhay. Paalalang ito ay hatid sa inyo ng Gabay sa Kalusugan. Ako po si Dr. Dean De Limbaron, ang inyong doctor sa Himpapawid. Bumabati po sa inyo ng isang magandang araw at sana po sa inyong pakikinig ng ating programang to. Kayo po ay nakakapulot ng mga konting aral tungkol sa inyong kalusugan, ano? Itong ating health portion. Pwede po kayong lumiham sa akin. Ilagay lang po ninyo sa inyong mga envelopes ang Dear Doctor, P.O. Box 401, Manila, Philippines. P.O. Box 401, Manila, Philippines. At yan pong inyong mga isusulat sa akin or inyong problema ay ating pong pag-uusapan dito sa Himpapawid. Ito po ang health portion. At ating pong pinag-uusapan ang mga tungkol sa mga medical emergencies. Ito yung mga karaniwang bagay na pagka nang ganap sa atin or may mga tao tayong nakita na may problemang ganito, ay agad nating iisipin ito ay isang emergency at kailangan ay gawaan ng solusyon. Kailangan ma-diagnose, no? Ito ba'y kailangan dalhin ka agad sa ospital, sa doktor? Pwede bang gawaan natin or lapatan natin ito ng first aid? Ang ating pong pag-uusapan ay ang epistaxis. Ano ba ang epistaxis? Ito ay
medical term. So siguro hindi kayo gaanong familiar dito. Pero ito ang karaniwan natin tinatawag na nosebleed. O ano ba yung nosebleed? Ito ay balingoy-ngoy, no? Ewan ko kung ginagamit pa ngayong araw na to yung, ngayong panahon na to yung salita na balingoy-ngoy, no? Pero ito po ang talagang Tagalog ng pagdudugo ng ilong, nosebleeding. Ano ba ang ibig sabihin ng nosebleed? Ibig sabihin, ano, ang dugo ay dumadaloy or basta na lang lumalabas sa ilong. Usually, ito ay spontaneous, no? Yung basta na lang lumalabas. Ano ba ang pinakakaraniwang dahilan to? Alam niyo po, ang pinakakaraniwang dahilan to ay yung dahil manipis, no, or fragile, no, yung parang delikado ang ugat dito sa ating harapan ng ilong, sa loob, no, yung anterior nose. Meron po dyan tinatawag na Kieselbach plexus, no, scientific po ito, or Little's area. Ito po ay mga grupo ng ugat dito sa ating ilong at manipis lang po ito. Kaya po minsan kung masyadong nagde-dry, no, alam nyo po pag summer or yung mga tao, no, mabalita natin yung mga nasa Saudi or yung nasa mga desert area ay madali pong nagno-nosebleed or kung panahon tag-init. At kasi po manipis yan, ano, sa sobrang init ay pumuputok ang blood vessel at ito po ay nagiging nosebleed, no, or epistaxis na tinatawag. Meron din po yung masyadong mga sipunin, ano, masyadong gumagamit po ng mga nose drops, yung pong nilalagay na gamot sa ilong, no? Nakaka-dry po ito or masyadong nakakanipis ng ilong, hindi po advisable na matagal ginagamit ito at nagkakaroon po ng tinatawag na dryness, no, or rhinitis sika, at ayun po, manipis din po 'yon. So nakaka-cause din po ng nose bleeding. Ngayon, mga minor local trauma na umpog, no, or kadalasan po, ano, yung mga kinukot-kot lagi ang ilong, laging nililinis, no, tinatanggal yung, siguro yung po may mga allergy, no, makati lagi ang ilong, parang laging may sipon or may, yung tinatanggal natin kulangot, ano, yun po, kasusundot po nun, ito po ay nakaka-cause din ng nose bleeding. Ngayon, ang pinaka-unusual po, nawala itong mga causes na to, bihira lang, first time, no? O kaya tuloy-tuloy ang pagdudugo ng ilong, paulit-ulit, pwede pong pag-isipan na baka merong foreign body na nasuot, lalo na po sa mga bata, no? Kung malilikot ang bata, baka yung pala ay naglaro, nilagyan ng butones, or sinaksakan ng buto, ng sampalok, or kung anong bagay, nandun, ano, nabubulok na. So, usually may kasamang discharge yun, or parang mabaho, no? At may foreign body. Ngayon, tumors, no? May tumutubo palang bukol. O kaya, meron naman palang bleeding problems, no? May mga matatanda po, may mga gamot na iniinom, yung Coumadin, ano, yung aspirin, or ini-injection na ng heparin, or para sa bleeding na gamot at spontaneous, nagdudugo po, no? Ang ngayon, yun pong karaniwan, may mga sakit like dengue, hemorrhagic fever, yan po ang isang common site, no? Usually, may kasamang lagnat at saka may sakit ang bata, kaya nagdudugo ang ilong. Minsan, pag mataas po masyado ang lagnat, pwede rin pong magdugo ang ilong, no? So, kailangan po na yan ay na titingnan kung anong dahilan. So, kumbaga, pag inimbestigahan yan, may mga ibang signs and symptoms na kasama. Eh, yung po bang high blood cost, di po ba yan ng epistaxis, no? O pagdudugo ng ilong? Well, hindi po lahat, no? Yung biglang taas, hindi po karaniwan din yan. Pero meron pong mga dahilan, no? Pero kapos na po tayo sa oras, sa susunod po nating pagsasama-sama, itutuloy po natin itong tungkol sa epistaxis or nosebleed or yung balingoy-ngoy. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321. Dr. Rodriguez, Mrs. Martinez, 321, kailangan na po nating idealisis ang asawa ninyo. New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care. Patuloy kang nakikinig sa Tinig ng Pag-asa at ang bahaging iyong napakinggan ay ang Gabay sa Kalusugan. Kung meron ka mga katanungan o anuman ang nais mong iparating sa amin, maaari kang tumawag o mag-text sa 0915-571-9957. 0915-571-9957 at sa Smart 0920-207-7861. 0920-207-7861. Maaari ka rin magpadala ng mensahe sa ating Facebook page, facebook.com/awrluzonphilippines.
facebook.com/awrluzonphilippines. At ngayon ay dadako tayo sa pag-aaral ng Biblia. Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagkapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa Himpapawid, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye na may kinalaman sa istorya ng pag-ibig. Kaibigan, ang pag-ibig ay nagpapabago sa tao. Isang lalaki ang pangalan niya ay si Zaccheo. Siya ay isang maniningil ng buwis. Siya ay nasa Jericho o Jericho. Ang pagtingin ng maraming tao sa kanya, siya ay isang traitor, magnanakaw, nagpapagamit sa gobyernong Roma sapagkat siya ay isang maniningil ng buwis. Nagbukas ang Kapitulo 19, Versikulo 1 ng aklat ng San Lucas, ang wika sa atin. At siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho. At narito isang lalaki na tinatawag sa pangalang Zaccheo. At siya'y isang puno na mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Ito ang pagkapakilala ng Biblia, na siya ay isang mayaman sapagkat ang mga publikano o maniningil ng buwis noong panahon na yon, sila ay sumisingil sa mga tao at sa kanilang pagsingil ng buwis higit sa kanilang dapat na isingil sapagkat sila ay meron ding isang lalagyan para sa kanila. At kapag ka ang isang tao ay ayaw magbayad ng buwis, ang gagawin nila, tatawagin nila ang mga sundalo upang kumpiskahin ang mga tinatangkilik ng mga tao. Kaya nga ang mga tao ay napipilitan silang magbayad ng buwis, bagamat masakit sa kanilang kalooban. At ang mga publikanong ito ay mga wealthy thieves o mayamang mga magnanakaw. At kapag ka ikaw ay isang maniningil ng buwis, para bagang pinandidirian ka ng mga tao, para kang merong ketong, ayaw lumapit sa iyo ang mga tao at ayaw makipag-usap sa iyo ang mga taong matino ang pag-iisip sa kanilang akala. Kaya nga, bagamat siya ay maraming salapi, pero hindi siya masaya. Kaibigan, may mga tao na sa kanilang pag-iisip, kaya nilang maranasan ng kasiyahan sa buhay, kaya nilang magkaroon ng katuwaan kung sila ay maraming salapi. Kaibigan, hindi maaring mabili ng salapi ang pag-ibig. Hindi maaring mabili ng salapi ang tunay na kasiyahan sa buhay. Ano bang nangyari sa buhay ni Zaccheo? Bakit natala sa ating Biblia ang kanyang kasaysayan? Kaibigan, si Zaccheo ay naglarawan ng isang uri ng pamumuhay, nagkaroon ng milagro ang kanyang buhay. Kaibigan, kapag ka si Kristo ay ating pinapasok sa ating buhay, magkakaroon ng isang himala sa buhay mo ng isang pagbabago. Hindi ka maaring makatanggi sa pag-ibig ng Diyos na kapag ka pinapasok mo ang Panginoon sa iyong puso. Ang kailangan lang tanggapin mo ang ating Panginoon, papasukin mo sa buhay mo, kaibigan, siya ay may kapangyarihan na mabago ang iyong buhay. Kaya nga, ang Biblia sinasabi, siya ay isang mayaman, pinuno ng mga maniningil ng buwis, at kanyang naisip, ang Panginoon ay nakikisama sa mga publikano. Katunayan, isa sa kanyang alagad ay si Mateo. Kaya sa kanyang pakiwari, sa kanyang paniniwala, siya ay tatanggapin ng Panginoon sapagkat isa sa alagad ng Panginoon ay isang maniningil ng buwis. Si Zaccheo ay interesadong makatagpo ang Panginoon. At alam niya ang Panginoon ay magdadaan sa tapat ng kanyang bahay. At marahil noong isang araw ay kanyang binantayan na upo sa tapat ng kanyang tahanan sapagkat magdaraan ang Panginoon sa tapat ng kanyang bahay. Anong wika pa ng Biblia, noong dumating na ang Panginoon na malapit na sa kanyang bahay, versikulo 3, at pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya at hindi mangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya'y pandak.
Ang pangalang Sakeo, ang kahulugan nito ay blameless, walang kapintasan. Subalit, sa mata ng maraming mga tao, siya ay traitor sa gobyerno ng bansang Israel at nagpapagamit sa Roma. Siya ay isang magnanakaw. Subalit, gusto niyang magkaroon ng tamang kasiyahan sa kanyang buhay. Kaya nga, noong ang Panginoon ay malapit na sa kanyang tahanan at sigawan ang maraming tao sapagkat sumusunod sa Panginoon. Kanyang pinilit na makitang Panginoon pero sabi ng Biblia, hindi maari sapagkat siya'y pandak. Ano ang kanyang ginawa? Versikulo 4. At tumakbo siya sa unahan at tumakyat sa isang punong kahoy na sikamoro upang makita siya sapagkat siya'y magdaraan sa daang iyon. At sapagkat hindi maaring makita ang Panginoon, marahil sinubukan niyang sumiksik sa maraming mga tao. Marahil ang ginawa niya, ako ay isang VIP. At yung tao sa kanyang harapan, baka hindi ka pa nagbayad ng buwis, sisingiling kita. Padaanin mo ako, gusto kong makita si Jesus. Pero hindi maari sapagkat siya'y pandak. At nakita nila na samantalang si Sakeo ay nagpipilit na makita ang Panginoon, pagkakataon na para sila makaganti. Marahil, pinagsisipa, pinagsuntok, pero nais niyang makita ang Panginoon. Kaya nga ang kanyang ginawa, siya'y umakyat sa isang punong kahoy na sikamoro. Kaibigan, noong siya ay kapantay lamang ng mga tao, ang kanyang mga paa sa daan ay hindi niya nakita ang Panginoon. Pero noong tumaas ang kanyang kalagayan, ay nakita niya ang Panginoon. Kaibigan, kung ang ating buhay sa mundong ito ay katulad lamang ng mga taong makasanlibutan, imposibleng ating makita ang Panginoon. Subalit, nung tumaas ang kanyang kalagayan, ay nakita niya ang Panginoon. Nanupat sa kanyang pagakyat sa punong kahoy, hindi niya inisip ang kanyang dignidad, bagamat siya ay tinuya, marahil siya ay tinorture ng mga salitang hindi maganda, pero nais niyang makita ang ating Panginoon. At noong nasulyapan siya ng Panginoon, narito ang sinasabi ng istorya. At nang dumating si Jesus sa dakong iyon, ay siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, magmadali ka at bumaba ka, sapagkat ngayon kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. Kaibigan, ano kaya ang nandami ni Sakeo? Hindi lamang ganyan makikita niya ang Panginoon, pero nais ng Panginoon na siya ay papasok sa kanyang tahanan. Kaibigan, makakapasok lamang ang Panginoon sa iyong puso samantalang siya'y kumakatok kung pagbuksan mo siya. Kung kumbidan mo siyang pumasok sa iyong tahanan, hindi makakapasok ang Panginoon sa iyong puso kung nakasara, nakapinid ang iyong puso. Ang sabi nga ng isang awit, into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Ito ang nais ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, Sakeo, magmadali ka. Papasok ako sa iyong tahanan at ako'y aapon na kasalo mo. Ano kaya ang kanyang damdamin? O marahil, siya'y nagmamadali na bumaba sa punong kahoy sapagkat ang Panginoon ay kanyang bisita sa kanyang tahanan. Versikulo 6, at siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. Versikulo 7, at nang makita nila ito, ay nagbulong-bulungan silang lahat, nagsasabi, siya'y pumasok na nanunuyan sa isang taong makasalanan. At si Sakeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay sinosoli ko ng makaapat. Kaibigan, kapag ka ikaw ay nakaranas na masilayan ng Panginoon, nakita mo ang kanyang ugali na may pag-ibig, magbabago ang iyong pananaw. At nung nasilay ni Sakeo ang ating Panginoon, samantalang siya inuusgan ng maraming mga tao, ang sabi, Panginoon, kapag ka merong nagsabi sa akin na ako ay nandaya, ang piso isosoli ko ng 4 na piso, Panginoon. Kapag kami nakapagsabi na ako ay nagnakaw,
Panginoon, kalahati ng aking ari-arian ay aking pinagkakaloob sa mga dukha. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Kaibigan, ikaw ba'y napalayo sa Diyos? Bakit hindi mo tanggapin ang Panginoon? Papasukin mo sa iyong puso para mabago ang buhay mo. Kaibigan, hindi mo kayang baguhin ang iyong buhay. Pero kapag ka ikaw ay nagpasakop sa Panginoon, mababago ang iyong buhay. Kaibigan, bakit hindi ka lumapit ngayon sa Panginoon? Silayan mo ang kanyang magandang ugali sa banal na kasulatan. Tiyak, kaibigan, mababago ang iyong buhay. Tayo manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Sa araw-araw inyong pinaparanas sa amin ang inyong dakilang pag-ibig, ang inyong pagkapatawad. Ano man ang aming kalagayan sa buhay, kung kami ay lumalapit sa inyo, kami ay inyong tatangkapin. Pagpalain po ninyong aking kaibigan, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sana'y nakinabang ka sa ating mga pag-aaral. Ipagpapatuloy natin ang mga paksang pinasimulan sa susunod nating pagtatagpo. Muli ka naming inaanyayahan na makipag-ugnayan sa amin sa anumang mga katanungan o nais mong iparating sa amin. Gayon din sa mga aklat na nais naming ipagkaloob sa iyo ng libre. Tumawag o mag-text sa ating mga numero sa Globe 0915-571-9957. 0915-571-9957 at sa Smart 0920-207-7861 0920-207-7861. Inaanyayahan ka rin naming ipagpatuloy ang pag-aaral ng Biblia sa ating Bible Study Guide na nakalagay sa ating Facebook page, facebook.com/awrluzonphilippines, facebook.com/awrluzonphilippines. Itong iyong kaibigan, Ner Caranza, pansamantalang nagpapaalam at umaasa na muli tayong magtatagpo sa ganito pa ring oras at himpilan. Sa Roma 15:13, pagpalain kanawa ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan. Siya'y darating, siya'y darating, Jesus muling darating. Thank you.